Okay mga abe, welcome sa panibagong episode ng Cook It! Ang ating pong lulutuin ngayon ay hulaan ninyo. Ang clue, sikat na boy band noong 80s. If you're not here. Okay, tara! Mga abe, ang lulutuin natin, isa bang clue, ay ang mga sikat na sikat, isa sa mga sikat na recipe kapag ka-piesta at sa mga karinderya. Walang iba kundi menudo. Okay, ang menudo ay galing sa salitang Kastila na ibig sabihin ay maliliit. At isa rin siyang, at sa salitang Cebuano naman ay ginamay, na chop into small pieces. So ano ba ang mga kakailanganin natin sa recipe ng menudo na paboritong paborito ko? Okay? So una, cubes of pork. Ito po ay ginawang ko na ng marination kagabi, one day before ko lulutuin, ng soy sauce, at chopped onions and tomato, at meron na rin siyang lemon or calamansi. Tapos pinakuluan ko siya ng pag-unang kulo, hinango ko na at pinalimig ko, tapos sineperate ko yung sauce. Okay? And then, we have here hotdog na pula. Very famous yan sa menudo sa Pilipinas, ang hotdog na pula. Bay leaf, two chops of garlic, meron tayong Spanish paprika, meron tayong red, orange, bell pepper, cubes of carrots, and cubes of potato. Meron tayong liver spread dahil hindi natin lalagyan ng atay. Dahil si Mrs. JDL ay hindi kumakain ng atay. Okay? At meron tayong raisin. Meron tayong dissolved anato or anato powder or achiote powder dissolved in hot water. Meron tayong chops of white onions. And meron tayong 3 pieces of Roma tomato chopped in 2 pieces. Okay mga abe, ang unang step sa gagawin natin ay i-stir fry muna natin yung potatoes, carrots, and bell pepper. Bakit ko ginagawa yon? Para po hindi masira agad yung ating minuto. Yun po ang ginagawa ng matatanda nung araw. Okay? At pina-follow ko lang po yun kasi yun po yung nakikita ko sa mga handaan. So meron tayong olive oil dito. Kapraso lang. Painitin muna natin yan. At didistribute natin yan. Lagay muna natin yung unang-una, patatas. So, hihintayin natin yung patatas na medyo mag transparent, and then we're gonna add yung carrots natin at yung ating bell pepper. Okay? Mga abe, ready na yung patatas natin. Okay, so ilalagay na natin yung carrots. Lagyan natin yung carrots. Okay mga abe, ready na yung carrots and potatoes. So lalagay na natin itong bell peppers. So hayaan lang natin yan, set aside natin yan, mahinang apoy. Habang hinihintay natin itong itatoppings natin gulay, itingnan natin itong ating kalan for yung ating bracer para sa ating kumainit na. Pwede na tayong mag-saute ng ating meat, okay? So, inahala. Isa na tayo dito. Ting garlic. So, mga abe, pag nakita nyo yung onions natin, medyo caramelized na siya. Right? Lagay natin yung kamatis natin. Ito. Roma tomato. So, ginigisa natin.
Ilalagay na natin yung ating achuete, no? Na dinissolve natin sa tubig, no? Tingin natin yan. And then, you gonna season right away. Ito, nung ating fish sauce o yung patis. Kunti lang. Para hindi naman masyadong umalat. So, ito po yung distinct flavor ng mga Pilipino, yung patis. So, pagka medyo natunaw na yung kamatis natin, ilalagay na natin yung mga ingredients like yung paprika natin, yung ating meat, and yung ating mga tinatawag na liver spread at raisin at hot dogs. Okay? Mga abe, tingnan nyo, yung kamatis natin, tsaka yung ginisa natin, medyo na nadidissolve na yung tomato. No, ilalagay na natin yung ating paprika. No? Yan, ilagay tayo ng paprika, Spanish paprika. And then, lalagay na natin yung ating karne. Okay? So, malambot na yung karne natin. Ang karakteristik po ng pork meat, no? Mientras po siya na o-overcook, mas sumasarap po siya. No? Hindi katulad ng beef or yung iba, no? Kasi stew po ito, part type of stew. Pero ang pork po talaga, slow cook, mas masarap. Alam nyo ba, may kukwento pa ako sa inyo kung bakit ko naging paborito yung minuto. Madalas to kasing kinakain sa mga handaan tsaka niluluto ng nanay ko. Tapos, noong mga late 80s yun, palaki ako. Binili niya ako ng t-shirt ng minuto. Nandun yung mga litrato. Tapos, ulam namin minuto. Ito, totoo itong nangyari ha, hindi ako nagbibiro. Tinanong ko, Mama, kaya ba nauso ang lutong minuto dahil sa mga bandang ito? Sinabi ba naman, oo. Siyempre ako naman naniwala ko, nanay ko yun eh. Tapos, may isa-isa pa niya. Yung ito daw yung patatas, ito daw yung atay, ito daw yung carrots, o yung isa daw yung baboy. Ang bihira. Naniwala ako hanggang high school. Diyos ko. Kaya kayo huwag niyong tinuturuan yung mga anak niyo ng mga kalokohan, ha? Kasi ko naniniwala yan. Okay? Lalo na kung mga magulang kayo. Yun lang. Totoo nangyari yan. Diyos ko. Okay? So, pakuluan lang natin. Kung pag kumulo na itong karne na ito, pwede na. After 5 minutes, ayan. Lagay na natin itong liver spread. Ayan. Mampaganda ng texture yan. At syempre, very important. Yung pinagpakuluan po natin, no? Nandito kasi yung juice ng ating karne, no? Kung gusto nyo ng masabaw, masos, lagay nyo lahat. Kung ayaw nyo naman, wag. Pero kami gusto namin masarsa. Yan. Masabaw, no? Kasi dito po, sarsa pa lang ulam na. Yan. Tingnan nyo ang kulay, ang ganda. Ma-orange-orange. Yan. Tapos, lalagay na natin yung pasas. Yan yung magbibigay ng konting tamis sa ating menudo. No? Then, yung hotdog. Yan. Okay, pakuluan lang natin mga abe. Mga abe, kumukulo na. Lalagay na natin yung rest of ingredients natin. So, bay leaf. Just to give it an aroma, more aroma. Tapos, lagay na natin yung few portions ng mga gulay natin. Hindi lahat. Kasi we're gonna use some of the vegetables as a garnishing, no? Topics natin. Ito naman, luto naman yan. Then, season lang natin ng konting salt and pepper. Salt pala, salt lang, sorry. Pero, kung matabang pa, pwede naman magsausawan, ano? Ang recommended natin dito, patis na may sili. No. Yan. So, a few minutes, titikman na natin.
Hindi na natin kailangan pagtagalin pa. Mamaya ipiplating ko na to and then ready na natin siya natikman. Okay, at doon niyo ako sasamahan. Ito na. Ready to serve na ang ating menudo, no? Pero ito po ay yung walang atay. Nilagyan lang po natin ng liver spread. Okay? Pero sige, tikman na natin. Okay, mga abe. Ito na ang ating menudo. We have explosion. Okay? Napapakanta tuloy ako. So, usually, no, ang gusto natin dito, kanin, o yung iba, pinapalaman, sinasabay sa tinapay. Ito ang kombinasyon ko. Bumili ko kanina ng pansit, bihon, dahil ito ang gusto kong kombinasyon sa aking menudo. So, tikman na natin. Right? Yan, kuha tayo nito. Ewan ko ba kung bakit itong paborito kong kombinasyon. Kakaiba eh. Hindi ko na kailangan ng kanin. Yan. Kahit yung pansa mga karinderya, itong gusto kong kombinasyon. Iba talaga mga abe kapag yung karni nyo, pinapakulo nyo muna sa gabi tapos doon yung kinabukasan lulutuin. Lalo na pagka pork. Kapit na kapit. Ang sarap. Parang bumabalik ako sa pagkabata. Itong naaalala ko pag mga piyesta. Very nostalgic sa akin yan, mga abe. Ito. Ang gusto mo tikman, Mrs. JDL? Hindi na. Okay. Kahiga lang dyan. Kahiga lang. Ito ang masarap na kombinasyon yan. Okay? Ang malamig na Coca-Cola. Na may yelo. Ayan, oh, Coke. Okay. Sarap. Ay, mga abe. Tarang sarap talagang balik-balikan ng iyong mga nakagawian simula nung bata ka. Kaya, mga abe, hanggang sa muli sa susunod nating episode, ako po ang inyong lingkod, Kuya JDL, na nagsasabi sa inyo ng paalam and God bless po. Maraming salamat.